ay naghahanap ng masarap na bakasyonan, pahingahan na napakalapit lamang sa Metro Manila, huwag ka na maghanap pa dahil narito na ang Samara's Farm and Resort. Napakadaling puntahan, napakadaling hanapin, at napakaganda ng paligid. Talaga namang marirelax ka. Okay, dito natin simulan, no? Kung kayo ay nagpaplano ng inyong team building o kaya family outing o buong angkan, no? Dito tayo magsimula sa Villa Samantha. Ayan, di ba kung tawag nila dyan, Villa o Villa. Ito talagang bahay ito, no? Ito po ay good for 20 packs. Okay, so 20 people ang pwede rito magstay. Dalawang set ng double deck. Ayan, dito ay dalawa, dito ay kasya rin ng dalawa, dito ay dalawa din, dalawa din. Tapos itong sofa bed, pwede mong ihiga, dalawa rin ang kasya dyan. So dito pa lang sa baba ay may 10 na kayo na pwedeng magtabi-tabi at matulog kayo rito, no? Kita nyo naman yung interior, ang ganda, ang social, bahay na bahay ang pakiramdam. Dito merong table, pwede kayong kumain dito. Ayan, merong TV. At lahat pala ng TV nila rito, as far as I know, ay merong internet. So pwede kayong mag-Netflix, pwede kayong mag-YouTube. Ito lang yung pwede nyo rentahan dito na may sariling kitchen. May sariling kitchen po dito. So ayan, meron ditong kalan. Okay, kompleto, mga plato, kaldero, kawali, baso, tasa, kutsara, tinidor, kutsilyo, sandok, lahat ng kailangan nyo, sangkalan, meron po dito. Meron din ditong ref, tapos mga cabinet. Kung plano nyo mag, di ba, mga team building, family outing, mahilig magluto, ang mga tito't tita, mga lolo't lola, bagay na bagay po kayo dito, pwede po kayong magluto dito. So dito tayo ngayon, akyat tayo rito sa second floor. Pagkakit nyo po rito, ayan, may mga kama tayong makikita, kaya siguradong kasyang-kasya tayong lahat, buong team, buong family. Merong aircon dito sa taas at meron ding aircon sa baba. Okay, so dalawang aircon sa isang unit, maraming saksakan, may mga electric fan. Ayan, pag sumilip ka rito, makikita mo yung bubong ng kusina. Tapos ayan, may mga kubo-kubo, may mga puno-puno. So dyan pa lang, panalo ka na. Pag doon ka naman tumingin, sa kabilang side doon, ayan, ang makikita mo naman, yung pool area. Ayan, makikita mo yan dyan. Okay, so napakita na natin kung ano ang meron dito sa Villa Samantha. Dito lang yan sa May Samaras Farm and Resort. At kung tinatanong ninyo kung magkano dito, good for 20 packs, 15,000 pesos only. Napakamura nun, okay? Napakamura nun para sa lahat ng mga gamit at mga bagay na pwede mong ma-enjoy sa loob ng bahay na ito at saka sa labas din. Gaya ng kanina ko pa sinasabi, perfect ito para sa team building, para sa family reunion, at saka mga barkada trip na gusto nyo lang mag-trip-trip na magkakasama kayo sa isang bahay at mag-relax at mag-enjoy. Punta na po kayo rito sa Samara's Farm and Resort. Pero hindi pa tayo dyan nagtatapos dahil pupuntahan pa natin ngayon yung mga iba pang pwede natin pag-istayan dito na budget-friendly pa rin. Okay, so tara na, let's go! Unahin na natin to, itong cabin. Ayan, ganyan lang siya, sakto lang, saktong size lang. At sabi nila ay good for two. Ewan ko kung papayag sila na tatlong tao yung ano rito. Pero pangkaraniwan, ang kasya rito, komportabling higa, dalawang tao. Okay, may aircon, may TV. Pero dito po ay wala pong sariling CR. Okay, sa common CR po kayo mag-CR pag dito po kayo tumuloy. Ayan, maganda yung itsura. Sabi sa inyo, yung itsura pa lang ng kwarto, nakaka-relax na kagad. So, ayan, sulit yun. 3-5 for 22 hours yung overnight na accommodation. Okay itong cabin dito sa Samaras. Aprobado yan. Okay, so, lipat tayo. Ayan, dito na tayo sa area nung mga medyo talagang cheap, no? Yung talagang matipid na mga kwarto. Ayan, ito, may kubo rito. Malamang walang aircon yan. Tapos ito, yung mga maliliit na kwarto. Makikita rin natin. Budget friendly, no, na mga kwarto. Ayan, so talagang tulugan lang. So, dito naman tayo. Parehas lang ito ng kwarto namin. Ito yung tinatawag nilang A-house. Siguro, kaya A-house dahil hugis A. Tapos house siya. So pagpasok natin, makikita natin kagad na ang daming kama. Okay, so kung ako ang tatantya, dito ay dalawa. Isa, dalawa.
tatlo, apat, lima, anim. So dito pa lang sa baba ay anim na yung pwedeng humiga at matulog. Meron kayong TV. Ayan, meron kayong TV rito. Meron kayong table. At isa sa mga kinatuwa namin ni Mayora dito sa mga A-house nila, ang daming saksakan. Okay, so sa panahon ngayon na lahat sinacharge, yung vape mo, yung cellphone mo, laptop mo, lahat sinasaksak. Maganda na maraming saksakan na available. So pagkakit natin dito sa taas, makikita nyo kagad na meron ditong kama. So dalawa ang kasya rito. Okay, walo ang kasyang matulog dito sa A-house. At may TV, may aircon, may sariling CR, kompletos regados. Ang presyo niya ay 7,000 only for 22 hours na accommodation. So wala kang katalo-talo. So kung ganito kaganda ang paligid mo, kagaya ng dito sa Samaras Farm and Resort, talagang marerelax ka. Okay? So sulit na sulit yung pagbiyahe mo. 2 hours away from Metro Manila. So dun pa lang, tapos na yung usapan. 2 hours lang makaka-experience ka ng ganito kaganda na relaxing na stay dito sa Samaras Farm and Resort. So ano pa hinihintay nyo? Tara na! Punta na rito sa Samaras Farm and Resort! So dito makikita natin na talagang napaka-relaxing ng lugar na ito. Siyempre meron ditong green grass of home. Kita nyo naman yan. Okay, at gaya na nakikita ninyo, napakaraming puno rito. Ayan, tignan nyo yan. Mga puno everywhere. Kaya talagang pagka mahilig ka sa nature. Tapos dito sa area na to ay meron tayong makikita na parang white screen doon. Kung nakikita ninyo yan, parang meron silang ginagawa rito na parang film showing. Magpe-play siguro sila ng pelikula dito. So kung ikaw ay may kasama kang bata, pwede mo silang dalhin dito para mag-enjoy sila rito. Family friendly. Tapos meron silang mini zoo. Parang mini zoo, no? So, dito naman may mga unggoy dito. Actually ngayon, ano pa lang namin, day 2 pa lang namin. Pero ramdam na yung pagiging relax. Ayun na nga, dito naman sa part na to, makikita natin may mga kubo rito. Okay, so kung gusto ninyo na pupunta lang kayo dito, tapos magka-cottage lang kayo na ganito, kubo-kubo lang, kakain lang kayo ng pamilya, barkada. So pwede kayong maglaro dito. Kung marunong kayo magbilyar, magbilyar kayo. Ngayon, kung di kayo marunong, tambay kayo rito. Marami naman tambay sa bilyaran. Ayan, so malamang tumatanggap din sila ng mga wedding, di ba? Debut, birthday. O, tapos dito gawin, may makikita tayo rito ng mga ibon. Ayan, mga ibon, nagliliparan sila. Normal naman yun, dahil ibon sila. Welcome sa Kawabat. Okay, so ito yung Kawabat. Dalawa yan. Pwede kayong maglublub dyan. Meron ditong pool. Hindi ko alam kung anong kaibahan itong pool na to doon sa pool sa kabila. Ngayon ay pansamantala naming iiwan ang Samaras Farm and Resort dahil ayan, kasama namin yung mga kaibigan namin at dadalhin daw kami sa beach. Sa beach! Oo, so, dagat naman tayo, dagat. Actually, kahapon napag-usapan namin ni Mayora na siguro ngayong third day namin, hahanap kami ng pwedeng mapuntahan na dagat. Dumating sila Abby Sandy kagabi. So, sabi nila, dadalhin daw nila kami sa dagat. Pero di naman namin sinabi na magdadagat kami. May plano kami magdagat. Kumbaga, kusang loob na lang in-offer na magpunta kami sa dagat. So tara, biyahe tayo. Let's go! Isip ko tuloy, kung kailan yung ulim beses na nag-beach tayo? Siargao ba? Oo. So last year pa yun. Ganitong mga panahon din. Oo, January din. Deserve naman pala natin na mag-beach ngayon. Yes. Para siyang private area na parang exclusive yung mga magagandang tanawin, yung mga magagandang bahay, yung maayos na kalsada. Okay, nakalis na yung mga kaibigan namin. At
iniwan nila kami rito sa napakagandang lugar na to. Nakaka-relax dito. Iba talaga yung pakiramdam ng ano, yung nasa tabinda agad ka. Kahit wala kang iniisip, mapapag-isip-isip mo eh, na wala kang iniisip, so mag-iisip-isip ka. Ganda oh. Gaw tayo. Di ba nung nandun tayo sa tindahan ni Andy Eigenman? Sinabi ko ron eh, na parang ang sarap magkaroon ng sariling ganun din. Kapihan. Oo. Tapos di ba nagkaroon tayo ng brokada by Mayor TV? So ngayon, iniisip ko naman, dahil syempre gamit na si Bukbuk, di ba? Parang iniisip ko, parang masarap magkaroon ng isa pang sasakyan. Ano gagawin? Basta, meron lang tayo isa pang sasakyan. Naisip ko lang. Na yun? Para magdadrive na ako? Hindi, ako lang magdadrive parehas. Ayoko yan, ayoko pala yan. Hindi, ko kasi, pala hindi, doon tayo, real talk tayo. Oh. Kasi nasarapan tayo sa ginawa nating travel eh. Oh. Kung nasarapan tayo sa ginawa nating travel, yung mga trabaho ni Bukbuk, which is yung mga deliver, pick up, oh, mga drop off, hindi niya magagawa. So kung meron pa tayo isa pang sasakyan, hindi mako-compromise yung trabaho. So pwede na tayong gumala all the way. Siner ko lang. Maray natin. Magkatotoo. Diba? Thankful pa rin kami. Dinala kami rito nila Abby Sandy. At isang kapag-exercise kami. Diba, be? At bago pa kami makatulog ng tuluyan, dahil nga sobrang relaxing dito, sisibat na rin kami. Pinili namin na talagang parang maglakad-lakad lang, din na kami naligo. So sa simoy pa lang ng hangin, sa tunog ng dagat at mga puno, solve ka na agad. Okay, oras na para kumain at dito kami kakain sa Genkas Lomi and Food House. Hindi naman kami nabigo dahil kahapon nga kumain na kami rito sa Genkas. Kaya ngayon, bumalik ulit kami rito. Sarap eh, sarap yung pagkain nila. Okay, pagkatapos namin kumain ay umuwi kami rito sa Samaras, tapos natulog kami. Pagising namin, kakain ulit. Ayan o, regalo yan nila Abby and Sandy. Maraming salamat Abby, Sandy. Sayang din nyo na nahintay na pag-hati-hatian natin itong cake. Pero maraming salamat.